Morning, may kasi kalimu sino mananalo. Pero mag-quick question and answer muna tayo. Si Mark ang tawang-tawa na naman. Siya din naman eh. Mga na naman natin. So ito po, huwag na natin matagalin pa. Alam ko naman na lahat kayo excited na ano. Kanina, nakita na natin, namalos na natin ang mga kagandahan po naman ang ating mga binibiging super candidate kayo naman. Magpapatakisan sila ng talino sa pagsagot sa mga tanong. Medyo broad lang ito, partner. Hindi naman talaga yung specific ito. Pero kung ano yung nasa isip nila ang isasagot, wala namang mali. Ay, nakakatakot nga rin ito. Hindi specific yung tanong. Napakalawak niya. Tapos, hindi mo rin alam kung seryoso yung tanong. Ayun lang. Yun ha. Tingnan natin mamaya. Malalaman natin yan. Pero syempre, congratulate na rin natin in advance. Yes. Natagal na nila, natatapos na nila yung ating po namang binibining chuper, ano po. At syempre pa, alam ko lahat kayo ay panalo, lahat kayo ay magaganda ngayong gabi. Hindi namin nakalain na kayo minsan yung nasasakyan namin na tricycle at kayo yung drive. Hindi natin namamalain. Minsan may nung last year may bumabating sa akin, so ako yung ano. Sasaludo po kami sa inyo. Pero bago yan, alright, candidate number one. Parang hirap manloko ngayon. Parang personal na parang ngayon. Buti di ka kinagalitan ng asawa mo, no? Nangahawi. Uy, huwag mo si Pahin. Babalik pa nila yan. Bulot ka na. Candidate number one. Marami yan. Pili ka na lang. Basta sigurado may isa ka dyan. Mamay naman yan. Cash or sash? Uy. Eto. Buksan mo rin yun. Buksan mo rin yun. Di ka po namin matatanong pag di mo binuksan. Yan. Basahin mo muna bago namin basahin. Babasahin ko na. Oh, ang napunod niya ay ito. Tingnan mo ang mga katunggali mo sa entabladong ito. Sa palagay mo, sino sa kanila ang kayang-kaya mong talunin sa kompetisyong ito at bakit? Ulitin natin yung tanong. Ulitin natin ang tanong. Tingnan mo ang mga katunggali mo sa entabladong ito. Sa palagay mo, sino sa kanila ang kayang-kaya mong talunin sa kompetisyong ito? At bakit? Hello. Hello. Ang kayang-kaya kong candidate number 2. Panindigan mo yan, kuya. Sige, nasabihin niya kung bakit. Dahil parehas po kami nangihina ang loob. And thank you. Alalahin ko yan. Nararamdaman niya yung katabi niya. Pinangihina ka na ng loob. Alam mo yung nininervious ka? Tamay ka pa? Yung gano'n. Nasabi sa kanya pagkating uwiti yung uyun. Pero may sense naman. Oh, kasi magkasunuran sila eh. Oh. Ewan ko lang, baka yung tinatanong kayo ng birdo. Parang nag-aaway na sila. Okay, mag-aaway din. Alam mo ba? Oh. Wala ditong ibang dapat mag-aaway kundi si candidate number 10 lang. Uy, mamaya. Baka pagtawag natin kung ito yung pag-ibig na. Anyway, thank you very much, candidate number 1. Let's go. Tawagin natin si candidate number 2. Ako na magbibigay ng tanong sa kanya. Ikaw na? Anong masasabi mo? Ikaw na kaya-kaya number one. Ano, joke lang. Peter, kasi sa mo, bumulit ka. Joke lang. Bulit ka po. Siguraduhin mo magkasunuran kayo. Buksan mo na. Aking mga pangkumulat. Buksan mo na. Babasahin. Candidate number 3. Okay, babasahin ko muna, partner. Alin ang gusto mong bumaba? Presyo ng gasolina o ang pamasahe? Bakit? Ulitin natin. Ulitin pa? Sasagutin na. Naniniwala ko na mas maganda ang presyo ng bumaba ng gasolina. Huwag ang magalaw. Una-una ito, ito nalalambot na eh.
Sabi ng number one kanina. Wala na yung hina na daw alo. Akala niya lo. Ano pala? Sa akin to. Sa pangal. Naniniwala ako na dapat presyo ng gasolina ang aking ibaba. Kasi ganito yan eh. Pag mataas sa merkado, ano nga yung isang mababa dyan? Sir? Ulitin ko po eh. Ano na gusto mong bumaba? Presyo ng gasolina o ang pamasahe? Bakit? Masyari pa rin siyang mamaba. Kaya pag mataas sa merkado, mataas din ang ating pamasahe. Tama. Kaya dapat na ibaba. Ayaw ko kayo. Basta ibaba ka lang. May sense yung sinasabi naman niya. Sige. Ewan ko itong si number 3 kung malambot din ito. Pare-pare sa kulay ng damit eh. Si number 3, hindi kami nagkakalayo. Bakit ka, hindi kayo nagkakalayo? Okay, ilang pumuli eh. Okay, eto ang ganoon para kay number 3. Ayaw ko na magbasa ng tanong, si ipatry na. Ako naman yung magbabasa. Okay. Ito, seryoso to. Uy. Seryoso naman lang. Kaya seryoso lang. Seryoso ba lang? Okay. Ang tanong para kay candidate number 3. Ano ang katangian ni Busipon na dapat taglayin ng isang tricycle driver na tulad mo? At bakit? Ulitin ko. Ano ang katangian ni Busipon na dapat taglayin ng isang tricycle driver na tulad mo? At bakit? Ang katanay po, ang katangian po ng busikon ay matapat, mabait, at matulungin sa mga pasahero. Yun lamang po. Oh, thank you very much. Candidate number 3, direktang-direktang sagot niya. Walang paliwang-paliwanag. Sabi niya, ginawa po ang karami sa'yo. Ano ginawa ka? May ginawa ka. Sa'yo nakaharap, di ko nakita eh. Masyara akong nakita. Di ko nakita. Di ko talaga nakita yun. Uy. Basta. Ito marami kang hahawin. Welcome na natin, candidate number 4. Ito yung hinahawi, pagpapasok ka ng ano. Pagpapasok ka ng kwarto. Pinagigyan nyo. Minsan ang harap din ako ng ganitong pasuotan. Okay. Pwede pa natin yan? Oo. Kasi sige na natin. Uy. Pagpapayan tayo. Ay, nagamit siya. Ay, baka mapili ulit. Baka mapili mo ulit. Kinakapahit yun. Ay, hindi. Okay. Medyo malayo kayo number one. Si number one ito naglaawan ako. Okay. Seryoso ulit. Bakit pag mga tungkol kay Busigon ako? Okay, ang tanong para lang po kay candidate number 4. Ano sa iyong palagay ang naitutulong ng pagdiriwang ng Busikon Festival sa sektor ng transportasyon? Ulitin ko, ano sa iyong palagay ang naitutulong ng pagdiriwang ng Busikon Festival sa sektor ng transportasyon? Salamat po sa magandang katanungan.
Ang may sagot ko lang po dyan eh, kay Boss Sigon po, marami po siya napapasaya. Tutulungan, tulad itong harapan na to. Sana po, maraming pa sinong mapasaya, katulungan ang katulad namin binibining chopper na sumali sa palawag nito. At yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat. Alright, thank you very much, candidate number 4. Maraming salamat. Oo, maraming nakapasaya si Busigol. Oo, okay naman. Ngayon pa naman, especially kay si kanina pa tayo tawa ng tawa, diba? Oo. Kanina pa tayo nag-enjoy. Tingnan natin kung tuloy-tuloy ang enjoyment. Kayo yun, candidate number 5. Dito po kami. Dito po kami po. Eto, kilala mo to eh. Kilala mo. Kilala mo? Kilala mo. Ano? Bunod. Ano? Ano? Ah. Sabi niya, ma, pwedeng pabuka. Bilinaw ko lang ang halin. Si Jaya kasi. Bakit ako? Nakatingin ako sa inyo. Ayan. Bubuksan mo siya. Kahit naaninag mo yan, bubuksan mo yan. Inaaninag mo lang niya. Okay, ang tanong. Seryoso yung mga tanong ngayon, Mark. Maraming salamat. Okay. Para kay candidate number 5, ang kanya po namang katanungan. Ano sa palagay mo ang mga katangiang dapat taglayin ng isang binibining chopper at ipaliwanag? Ano sa palagay mo ang mga katangiang dapat taglayin ng isang binibining chopper? Ipaliwanag. Maraming salamat po sa napakagandang tanong. Magandang gabi sa inyong lahat. Ano nga ba ang kailangang taglayin ng isang binibining chopper na katangian? Una, kailangan natin taglayin ang bilang isang binibining chopper, kailangan namin taglayin ang pagiging matapat, marespeto, at higit sa lahat, may disiplina. Bakit ba kailangan natin maging matapat? Halimbawa, ang isang pasahero natin, nahulugan ang wallet, nahulugan ang cellphone, hindi pa natin yung ibabalik. Siyempre, dapat kailangan natin maibalik yun sa ating mga mahal na pasahero dahil sila nagbibigay sa atin ang ating pagkain sa araw-araw. Winner! At bakit naman may respeto? Siyempre, kapag ikaw ay may respeto sa tao, irerespetuhin ka rin kahit isang chopper. Hindi nila malalang na ikaw ay isang chopper lang sapagkat ang respeto ay binibigay kung ikaw ay marunong magbigay ng respeto. At syempre, bakit kailangan natin ng disiplina? Kasi kapag ikaw walang disiplina sa kalsada, magmumukha kang kamote rider. Hindi kayo gagalang walang disiplina. May kainisan ka lamang ng tao, walang disiplina, sumunod ka sa patakaran. Sabi nga, mga chopperman tayo, kailangan rin tayong igalang at may papakita natin kung ano tayo, hindi lang tayo basta chopper, sapagkat tayo sa chopper na matapat, may respeto at may disiplina. Respeto. Okay, disiplina. Kaya tawagin na natin yung number 6. Si number 6. Tawag ko po, nagsasabi nila po. Depende sa mabuhay. Yan. Ayan, uy. Teka, dito, hawa ka sa amin. Yan. Hindi ko mag-size kami ng paa ni number 6. Oo, para pa rin sa inyo. Ano, asuot. Oo, mano, pagkas kayo ng suho. Mag-iba lang ang kulay. Ang tanong. Ulitin po namin. Wala pa. Okay, sige.
Okay, ang tanong, candidate number 6. Paano mo may papakita sa ating mga kababayan na isa kang huwarang tricycle driver? Uulitin ko. Paano mo may papakita sa ating mga kababayan na isa kang huwarang tricycle driver? Sa akin, magiging ganda yung tanong na magiging matapat, disiplina, at respeto. Kasi ganun lang ang pakikisama namin sa mga pasahero na kung bakit kami ay namamasada ng maayos at marangal. Lahat ng nawawala ng gamit sa aming tricycle ay babalik ng totoo. May nakita ko, 20 milyong laman na iblatter ko sa Barangay Pinya at naibalik ko sa may-ari. Maraming salamat po. Maraming salamat. Candidate number 6. Oo, really, totoo yung kwento binagin niya. Really? Totoo. May mga ganun talaga. Actually, may mga ganun talaga. Hindi lang yun. Marami pang iba. Next po yes. Yan is candidate number 7. Actually, ako rin nalagyan ng cellphone sa tricycle. Hindi na po nang ibalik. Hindi, baka nalaglag naman sa tricycle. Butas po kasi. Ah, butas yung ilalag sa tricycle. Hindi na po talaga na ibalik. Kasi kung maiiwan sa loob, ibabalik talaga yung mga tricycle. Lagaw niyo yung picture mo sa wallpaper eh. Oo nga, kilala. Huwag mo muna na balahin. Sorry po. Okay. Candidate number 7. Ano ang pinakamagandang nagawa sa buhay mo ng paglahok mo sa pating palak na ito? Uulitin ko ha. Ano ang pinakamagandang nagawa sa buhay mo ng paglahok mo sa pating palak na ito? Dahil nga sa ang sagot ko. Masaya ako at matasaya ako sa binibigay ni Chuper. Maraming salamat at matasaya ako. Ulitin pala. So, hindi ka nagsabi ka agad eh. Kung sinabi mo agad kanina, ulit ko. Hindi tinitingnan ka niya. Hindi ko lang siya naiintindihan. Okay, ulitin ko po ang tanong para kay candidate number 7. Ano ang pinakamagandang nagawa sa buhay mo ng paglahok mo sa pating palak na ito? Uulitin ko ulit ha. Ano ang pinakamagandang nagawa sa buhay mo ng paglahok mo sa pating palak na ito? Naging masaya ang buhay ko at maraming sumaya sa pating palak na ito. Wala po. Yun! Masaya. Hindi naman pala yun. Masaya pala. Kasi ako nung sinala ko sa ganyan eh. Next po natin, candidate number 8. Malungkot ako eh. Kailangan lang talaga niya i-arrange. I-eyes na. Yung word na masaya. Next natin. Uy! Kamusta ka naman, candidate number 8? Okay lang po. Okay na okay pa. Okay na okay pa. Dahil dyan, bunot na. Di ba rin? Bubuksan mo muna, tapos babasa ka. Candidate number 8. Anong mga katangian ang mayroon ka na sa tingin mo ay maaaring maging daan upang tanghalin ka bilang binibini chuper 2023 ipaliwanag? Ulitin ko. Isa ba? Anong mga katangian ang mayroon ka na sa tingin mo ay maaaring maging daan upang tanghalin ka bilang binibini chuper 2023 ipaliwanag? Maraming salamat po sa isang napakagandang katanungan. Para po sa akin, ang pagsali ko sa binibini chuper na ito o ang pagsali naming lahat na naghahangad o may kagustuhan
upang kaming lahat ay manalo. At sa oras pong ito, lahat po ng ating kagustuhan na maging isang Pilipinang tsuper o aking mga katangian na nagawa ay napaghirapan ko na. At naito na po ako ngayon sa harapan ninyo upang ipakita o malaman ng bawat isa ang at nasaksihan na ng mga nanonood ngayon, lalo-lalo na ang mga board of judges, na alam naman natin na tayong lahat ay may mga kanya-kanyang katangian. May mga kanya-kanyang katangian at ipamalas na ngayong gabi. Lahat tayo ay nagsakripisyo na. Lahat tayo ay napuyan na. Lahat tayo ay napagod na. Ngunit sa isang iglap ng isang patimbalak na ito, ako'y nagagalak dahil ngayon alam ko na at nagawa ko na ang obligasyon ko bilang isang binibining tsuper. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat. Yes. Grabe. Mga simplihang tanong na. At sinagot nila niya, napakasimple lang din. Simple. Pero nandun naman talaga yung laman na kanilang nasagot. And then, tawagin na po natin, panelist number 9. Sabi mo kanina, at nandun naman talaga yung laman. Oh. Yung laman ng kanilang sagot. Totoo. Malaman. Parang malaman yung sagot. Uy! Para kongsan ko. Sinisilip mo yung tanong ha. Ako na lang magbabasa. Sabi na natin sa babasa para ano. Ang tanong. Sorry po. Eto ang iyong tanong. Romy Lungyong. Tumingin ka dyan sa question. Ay, yung tanong pala. May tanong pala po. Sorry po. Ang tanong. Ayan, para kay candidate number 9. Bilang kalahok sa patimpalak na ito ngayon, i-recommenda mo din ba sa mga kasamahan mo sa TODA ang paglahok sa ganitong patimpalak? Bakit? Ulitin ko, bilang kalahok sa patimpalak na ito ngayon, i-recommenda mo din ba sa mga kasamahan mo sa TODA ang paglahok sa ganitong patimpalak? Bakit? Magandang gabi po sa inyong lahat. Patuloy ko pong i-recommenda sa aking mga kasamahan na lumahok sa ganitong patimpala kagaya ng sinasagawan namin ngayon na binibining tsuper. Sapagkat po, sa aking tingin ay sa ganong pala nagkakaroon kami ng malaking ambag sa bayan ng Labo, nagdudulog po ng kasiyahan sa ating lahat at higit po sa lahat ay mas napapaulat po natin ang antas at lakas ng turismo dito sa ating bayan. Naniniwala po ako na ang ganitong patimpalak sa ating bayan ay isa sa pinakamatagumpay na ginagawa at patuloy na tinutupad ng ating mahal na bayan ng Labo. Kulilangan po at maraming po salamat. Maraming salamat. Candidate number 9. Tunay naman naman. Malamang talaga ang sagot. Napatunayan talaga natin ang gano'n. Totoo. Kahit pag-isat siya. Kaya sinasabi ko sa'yo, number 10 na, bahala ka na dyan. Kaya sabi ko sa kanila na ko eh. Meron na. Hindi naman natin ang mga bagay pa. Candidate number 10, wala ka naman galit sa amin yun, ha? Wala. Pagkawagin na natin, palapitin na natin. Candidate number 10. Security guard, pakicheck po, baka may dalag po. Wala naman. Kamusta ka naman, sir? Interview muna natin ang konti. Kinakabahan pa rin. Kinakabahan. Lahat kami kinakabahan sa iyo eh. Sabi ni Jay, huwag kang mabahan kasi kami ang kinakabahan sa iyo. Okay, ang tanong. Bunod ka. Okay, mamimili po siya. O sige. Haluin mo. Yan. Sure ka na dyan.
Pinipat ka sa kabila, sobra yun. Mahaba. Magpapalit, magpapalit. Fine ka. Fine na. Fine na. Mapalit ka pa po habang di ka nabubuksan? Baka di pa nagbabag... Oh, ah, nabuksan na, wala na. Touch move na yan. Oh, teka, teka, teka. Pabasahin mo na lang. Okay. Current number 10, ang tanong. Ang pagiging tricycle driver ay isang marangal na hanap buhay. Nais mo rin ba ganito ang maging trabaho ng iyong anak? Bakit? Uulitin ko. Ang pagiging tricycle driver ay isang marangal na trabaho o hanap buhay. Nais mo rin bang ganito ang maging trabaho ng iyong anak? Bakit? Magandang gabi muna po sa inyong lahat. Bago ko po sagutin yung tanong na yan, palakpakan muna po. Pumalakpa kayo, pumalakpa kayo. Para sa akin, ako nag-tricycle driver, may anak. Gusto ko makapag-aaral ang anak ko, itinataguyod ko yung para makatapos ng kolehiyo ang aking anak. At ang aking inaanak pa. Yun lang po at maraming salamat. Nag-take na siya. Nag-take na siya. Maraming salamat ka rin number 10. May kinala, medyo malayo tayo. Gumagano ka rin eh. Oh, meron pa pala, sorry. Meron na po. Thank you. Akala ko ay pahago. Okay, thank you. Hindi kasi masyado na naging thank you niya kanina. Napaka-demanding ka dito. Gusto pa pinapalakpakan bago ka sa show. Siyempre, nakakalakas ng loob kasi yun kung may kawapalakpak sa'yo. Yes, of course. Tingnan natin si number, contestant number 11. Yes. Kung talagang malakas ang loob. Parang kahihiya, seryoso sa buhay, di ba? Candidate number 11. Ano? Magkatanong mo nga ba itong baka? Hindi ka kaya saluhin. Ang tanong. Ito na. Kita naman sa kanya. Ang tanong para kay candidate number 11. Bilang tricycle driver, alin sa palagay mo ang may mas bintay? Ang araw-araw o ang simanahang paglilimit ng boundary sa operator at bakit? Isa pa? Bilang tricycle driver, alin sa palagay mo ang may mas bintay? Ang araw-araw o ang simanahang paglilimit ng boundary sa operator at bakit? Para sa akin po, mas bintahe po ang araw-araw na pagbabanggari dahil pagsimanahan ng boundary natin at once na may pangangailangan tayo, mahihirapan natin maibalik ang para sa operator na boundary natin. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat. Kay candidate number 11, direktang sinagot ang tanong. Confident na confident. Malagay ko parang ano na alam niya yung sasabihin niya. Baka nagkisip na siya baka itanong sa kanya. Oo. Tsaka yun naman talaga yung nararanasan nila sa araw-araw. Totoo naman yun. Yes. And of course, nandito pa, isa pa rin natin kahop, dito po naman sa binibining chuper. Candidate number 2. Ba't gano'n? Sabay yung kaliwa kanan ko. Iniisip ko rin kanina eh. Kaya gano'n siya magkakadili. Ha? Sige. Wait ka na. Sige! Nagbabarantaan na dito. Mahimik na. Sabi ni kanina number 12, tumibig yung dalawa dyan. Ako hindi nagbibiro. Oo, ayusin mo mga awa. Kung ano-ano ka. Kala ko na hihinig siya eh. Hindi, ginagalaw mo kasi siya eh. Oo, huwag siya galawin. Para mabasa niya maayos. Asensya na po kayo, ang fashion po niya ay back to back.
Ayun pa sila kumuha nito. Haba. Okay. Candidate number 12, ito po ang iyong tanong. Ang sektor ng transportasyon ang isa sa mga magtutulong sa pagpapalakas ng turismo sa isang bayan. Bilang isang tricycle driver, saan lugar sa ating bayan mo dadalhin ang turistang ibig mamasyal dito sa atin at bakit? Uulitin ko, ang sektor ng transportasyon ang isa sa mga tumutulong sa pagpapalakas ng turismo sa isang bayan. Bilang isang tricycle driver, saan lugar sa ating bayan mo dadalhin ang turistang ibig mamasyal dito at bakit? Hello, maraming salamat po sa inyong dalawa sa magandang katanong at sa inyo po sa ERC. Maraming magandang gabi po. Unang-una po, ang isang turista, dadalhin ko po dito po sa bayanan nga po para po madagdagan pa ang ating mga proyekto at mapalawak ang ating ginagawang okasyon taon-taon dito sa ating bayan ng Labo. At marami din tayong dapat pagdalhan ng ating mga turista na para mapalawak at mapaganda ang ating bayan dito sa bayan ng Labo. Yun lang po at maraming salamat. Thank you very much. Ayan, thank you very much. Candidate number 12, dahan-dahan ka lang po. Dadali niya sa bayan ng Labo. Siyempre nga naman, ang na problema kasi niya, pag dinala niya sa ibang lugar, baka yung prangkisa niya, magkalitan siya. Ay, magkalitan kasi siya. Siyempre, last candidate po natin. Candidate number 13, ay nakangiti siya, pahitla siya. Iba-iba akong kaya na. Iba-iba, hey, boo. Dahan-dahan ka lang. Yeah. Points. Dalawa na lang. Okay, binunod na po ang kanyang tanong. Isang paragraph din. Ayun. Sinigit din. Ano yun ba? May iksi yung na. May iksi. Opinyon ko po dito ay sa ngayon po ako napalitan po ng elektrisidad ang ating bihikulo na pang upang po sa ganon mabuwasan ang ating mga gastusin sa pagbili ng mga krudo o diesel at bukod po sa lahat, environmental friendly pa po. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat. Thank you very much. Candidate number 13. Payag na ba pala siya? Tapos yung tricycle niya, kinagamit ay krudo. Krudo. Ay, sabi niya. Hindi ko narinig, kumawa pa gan eh. Ano nakalig yun? Siyempre, nakahawain ako ng katawanan niya. Maraming salamat po. At siyempre, maraming dyan nagtatapos ang aling po mga question and answer portion. Bababa na ulit tayo. JM, dahil darapo na tayo sa aling po mga awarding ng last set of minor